Nung nagnegosyo tayo, all we think is that napakaganda lagi ng vision natin. Tama mali? Kumbaga as if that we are unstoppable at that moment na naisip natin na magtatayo tayo ng negosyo. Yung feeling natin na magagawa natin lahat, makakapagbakasyon na tayo sa abroad, makakabili na tayo ng sasakyan, magkakaroon na tayo ng maraming savings, magkakaroon na tayo ng maraming acquisition sa buhay natin. Nung nag-uumpisa tayo magnegosyo, yan yung mga inspiration na pumasok sa isip natin. Tama o tama? Tama, di ba? So, yun yung usually nangyayari sa atin. So, nafa-fascinate tayo doon sa mga nakikita natin sa mga negosyante. Kasi pag nakakita ka ng negosyante, ano kagad ang nai-spot mo? Di ba, nai-spot mo kagad successful, ang mamahal ng mga bags. Tama? Ang mamahal ng mga watches nila, ang gaganda ng mga sasakyan nila, ang gaganda ng mga bahay nila. Right? Nafa-fascinate tayo. Ang hindi natin alam, hindi mo alam yung backstory o pinagdaanan nun bago nagkaganon yun. Tama mali? Tama mali? Ang akala kasi ng tao sa social media, swinerte lang yun eh. Kaya yumaman. Tama mali? Nakapang-asawa lang ng mayaman yun eh. Kaya yumaman. Tama mali? Tama di ba? Nakapulot yata ng ginto yan eh. Kaya yumaman, di ba ma'am? Yan ang presumption ng mga taong insecure kasi wala silang narating sa buhay nila. Kaya pag nakakita sila ng mga magagandang bag, magagandang sasakyan, magagandang bahay, ano presumption? Napakayabang. Tama, mali. Ang hindi nila alam, hindi mo pinagdaanan yung hirap nun, no? Hindi mo alam kung saan ang galing yun. Hindi mo alam kung saan yung hugot nun. Kaya siguro naman, kung umasensyos at yumaman siya, deserving niyang bumili ng Rolex. Deserving niyang bumili ng Louis Vuitton. Deserving niyang bumili ng magandang bahay. Deserving niyang bumili ng mga gusto niyang bilhin sa buhay niya kasi kaya niya na. Reward niya sa sarili niya dahil ang haba ng panahon na naghihirap siya. Tama mali. Now, I will tell you, oh sir, tama nga, ang sarap ngang isipin na magkakaganon ako. But this is the question, paano ba tayo makakarating sa ganong estado? Yung kaiinggitan ako ng marami, sir. Yan, di ba? Yung gusto ko titignan ako ng marami. Yung sasabihin sa akin ng mga kamag-anak ko, congratulations, dahil mayaman ka na. Yung pupunta ako sa reunion namin, sa party namin, na hindi na ako tagahugas ng pinggan. Ako na yung pinagsisilbihan. Tama mali, di ba? So there is this 5 stages po. Ito po, practice ko na po to nung araw pa. Ito yung lagi kong tinuturo. And saktong-sakto naman, dun sa topic ni Miss Ricky at yung topic ni Miss Christina, is papasok itong 5 stages. So dito, maiintindihan nyo ngayong araw na to, ngayong oras na to, kung nasaan na kayo part ng negosyo ninyo, kung anong stage na kayo ng negosyo ninyo, at kung ano pa yung mga dapat nyong gawin para maabot nyo yung next step or next level ng negosyo nyo. Okay? So, lagi ako may 1 to 2 years sa business. 1 to 2 years. Yung 1 to 2 years, ang tawag ko dyan is number 1, survival. Everybody say survival. Ibig sabihin, kung ikaw ay startup entrepreneur, sa loob ng 2 taon, dyan mo may experience lahat ng klase ng problema. As in, lahat ng klase ng problema. Nandyan yung lalayasan ka ng tauhan mo. Nandyan yung hindi ka makakapagbayad ng renta ng pwesto. Nandyan yung may naniningil sa'yo ng utang. Nandyan yung napakaraming masalimuot na problema sa 1 to 2 years ng negosyo. Kaya importante at napaka-critical niyang stage na yan kasi startup ka eh. So bago ka talaga sumubok sa negosyo, dapat talaga ang ginagawa po is pag-aralan maigi. Bago ka mag-i-start talaga. Kasi ang start ng negosyo, that is the worst part of business or worst stage ng business, survival. Sobrang hirap. Yung tipong umiiyak ka na kasi dati kang empleyado na may tinatanggap ka 15-30, pero nung sumubok ka mag-negosyo, nagkalugi-lugi ka, nagka-bankrupt-bankrupt ka, nagka-utang-utang ka pa. So, kaya maraming negosyante ang nagkukwit sa napaka-agang pagkakataon o panahon. Bakit? Hindi nila naintindihan yung survival stage mahirap. Hindi sila nakapaghanda doon. So, kailangan maintindihan ninyo yung 1 to 2 years ng pagninegosyo po ninyo is survival mode yan. Everybody say survival. Correct. So survive, kailangan mong i-survive. Kailangan mo munang maitawid yung negosyo. Tawid-tawid lang. Kaya napakahalaga maintindihan natin na ito, dapat dyan mahigpit ang bulsa mo. Dapat dyan pinakamatipid yan ang panahon ng pagninegosyo mo. Yung iba kasi, 1 to 2 years, nakachamba. Ano nakachamba? May tinamaan, lumaki yung kinita nila.
talagang nag-boom yung negosyo nila. In-enjoy masyado. Bakit? Hindi siya sanay sa ganung kalaking kitaan eh. Tama mali? Hindi siya sanay eh. Dati lang siya sumisweldo ng 20,000-30,000 monthly. Tapos binigyan ka ng 50,000, binigyan ka ng 100,000 buwan-buwan. So may enjoy mo talaga. Tama? Yun yung mangyayari talaga sa'yo. And the worst thing is, yun yung pinaka-delicate sa business. Kasi bakit? Tuturuan ka nun maging complacent. Tuturuan ka nun pumetics. Tuturuan ka nun rumilax. Kaya importante na maintindihan, kung ikaw magninegosyo ka, dapat yung unawain at intindihin na sa umpisa ng negosyo mo, dapat swelduhan ka lang. Everybody say salary base. Treat your business as you are one of the employee. Ganun po talaga. Hindi yung kinukuha mo na kagad yung net profit mo or yung net income mo, ginagastos mo na kagad, nag-splurge ka, bili ka ng iPhone, bili ka ng bagong mga gadgets, etc. Hindi. Kahit sabihin mo kung sobrang laki ng kinikita mo, you cannot accurately forecast the future. Ang negosyo kasi nag-iiba-iba ng landscape. Bakit? May teknolohiya 3 years ago na hindi na applicable ngayon. May processes 3 years ago na hindi na applicable ngayon. At may ginagawa tayo ngayon na after 3 years, maybe 2 years lang, hindi na rin applicable. Nagigets ninyo? So dapat nakahanda tayo dun. Yun ang mindset natin. Nandun tayo sa long haul. Yung iba kasi short-term thinking. E di pang nalulugi, sasara ko, tayo na lang ulit ako ng bago. Mali. Ano mangyayari sa'yo? Bukas sara, tayo ka ng fly-by-night. Hindi ganun ang business. Kung gusto natin umasenso, dapat long-term ang goal natin. Dapat mahaba. Dapat it should be like you are the Jollibee of the future. You are the Starbucks of the future. Tama. You are this big brand in the future that can go global. Dapat ganun ang thinking natin sa negosyo. Kasi kung ang thinking natin sa negosyo, umpisahan ko lang to, okay na ako sa simple, huwag ka na magnegosyo. Hindi para sa'yo pag ninegosyo. Why? Kasi mahihirapan ka lang dyan. So kung maghihirap ka na lang din, you make sure that it is worth it. You make sure that it can transform many lives. Yun yung trabaho natin bilang negosyante. Not just us, kagaya ng tinuturo ni Christina, but for our employee din. Kasi kung fly by night ka, malamang yung empleyado mo, palipat-lipat din ang trabaho, kawawa din naman sila. Tama, mali. So dapat na lagi tayo may long-term thinking. So survival, importante yan. Second thing na dapat nating maintindihan, 1 to 2 years, very crucial. 1 to 2 years, nararamdaman ko na yan sa business ko. Kailangan maitawid ko. Kailangan ma-survive ko yan. And the next thing is, ang goal ko naman is security. Security sa negosyo. Bakit security? Kailangan ko ma-secure yung operational expenses. Yung hindi na ako nalulugi buwan-buwan. Consistently. Yung wala nang buwan na nag-aabono pa ako. Yung wala nang buwan, naiintindihan ko pa yung pambayad sa kuryente. Yung wala nang buwan, na kaya ko nang paswelduhin lahat ng gastos ko sa production and operational expenses. Security. Yan ang next target mo. Number one, just to survive. Swelduhan ka muna. Tiis-tiis muna tayo, kapatid, kaibigan. And then next is security. Kailangan nasisecure na natin yung brand natin, yung negosyo natin. Marami kasing negosyante ang nagbukas ng negosyo, hindi nila naintindihan yung security. Bakit? 2 taon na yung negosyo ko, on the 3rd year, mag-i-splurge na ako. Magta-travel na ako abroad. Magsha-shopping na ako. Bibili na ako ng bahay. Kasi yan ang weakness ng maraming tao. Especially dito sa Pilipinas, Alen. Yung tipong ang bahay kasi ang basihan nang naabot mo na yung pangarap mo. Tama, mali. Hindi ganun. Hindi yun ang parameters natin. Dapat ang parameters natin, yung bibilin mong bahay, yun talaga yung dream house mo. Yun talaga yung gusto mong tiraan. Yun talaga yung kahit tumanda ka at magkaapo ka at magkaroon ka ng mga maraming malaking pamilya, yun na yung bahay mo. Dapat yun yung basihan natin nang bibili natin tayo ng bahay. Kaya maraming bumabagsak sa pagninegosyo. On the 2nd year, maganda tinatakbo ng negosyo, maglo-loan ng bahay. Maglo-loan ng sasakyan. Tama, mali. Hindi kumikita na eh. Loan ako. Tama?
Yun yung nangyayari. At isang napakatamis sa panglasa nung mga ganon, mga bagay. Ang sarap nun. Bumili ka na sasakyan, bumili ka ng bahay, so may pang-post ka na ngayon sa IG mo. So blessed. Tama mali. Tama mali. So blessed. Nakaganon ka sa bahay mo. Ito, ikaw, ganyan. Diba? Tama mali. Diba? So blessed. Hashtag blessed. Ah! Di ba? Ito totoo. Ang totoong senaryo, bumili ka ng bahay. Asset liability. Liability, bakit? It will just incur what? Expenses. Hindi naman kikita yan eh. Tama, mali. So patay na pera na yun. Automatic yun. Death na money na yun. So you enjoy it. Bumili ka ng sasakyan. Hashtag so blessed. Tama, bagong Fortuner, bagong BMW, or whatsoever. Bili ka ng sasakyan, hashtag blessed. Kasi may negosyo na ako eh. And then now you are proud and loud. Pag naglalakad ka, pag nakikisalamuha ka, why? You are an entrepreneur. I am a successful business owner. Ah, social! Tama mali. Ito ngayon, tinamaan ng financial crisis, tinamaan ng pandemic. O, kamusta ka? Blessed pa? Hindi na. O, kamusta? Blessed pa? Yun, ang problema. O, kamusta? Noong nag-pandemic, ano na nangyari? In-enjoy mo kasi masyado eh. Ngayon, nagsasanla ka ng bahay. Ngayon, yung sasakyan, hihilahin na sa'yo. So, hindi ka na blessed. See, importante na maintindihan natin na 3 to 4 years or maybe 5 years, hindi stable ang negosyo mo. Hindi stable yan. You know, yung maraming bilyonaryo, kung babasahin ninyo yung ginagawa nila sa pera, they do not invest on something na hindi nag-i-increase ng value. Did you know Warren Buffett? Warren Buffett. Sobrang tagal na naging pinakamayaman yan sa buong mundo. And he is a financial guru. Sobrang galing niya sa pera. Sobrang galing niya sa stock market. Ang galing niya. Yung habit niya sa paggastos, mula nung nag-uumpisa siya magnegosyo hanggang sa tumanda na siya ng sobrang tanda niya na ngayon, hindi nagbago. And he is still driving his old car up to this date. And he's still living to that old apartment up to this date. Pinakamayaman na tao na yun sa buong mundo. Hindi nawawala sa top 5 yan, si Warren Buffett. You know why? Kasi naiintindihan niya na liability yung mga bibili niya eh. Hindi niya kailangan ng validation ng ibang tao. Hindi niya kailangan na papansinin siya dahil yumaman siya at umasensyo siya at guminhawa na yung buhay niya. Hindi niya kailangan yun. Ang importante sa kanya, paano yung anak ko? Paano yung apo ko? Paano yung magiging apo ng apo ko? Paano yung magiging apo ng apo ng apo ng apo ko? Paano yung ibang tao? Paano yung empleyado ko? Tama? And part of leadership, pag nakikita ng empleyado mo na ikaw gumiginhawa buhay mo, tapos sila hindi, mawawala loyalty niyan sa iyo. Tama mali? That is the key of being a leader, not a boss. Yun yung susi. Ipakita mo sa kanila, kung nahihirapan sila, hirap ka rin. Sama-sama tayo. Kung pagod sila, pagod ka rin. Kung masipag sila, mas masipag ka. Tama? So that you inspire them not just by talking, but by leading by example. You get my point? Okay. So security, 2, 3, 5 years. Huwag mo munang enjoyin. Tis-tis muna. Tsaga-tsaga muna tayo. Bakit? Right after that stage, papasok po tayo dun sa tinatawag natin na stability. Everybody say stability. Ito na yung part ng negosyo natin na stable ka na. Ibig sabihin, maybe, if you are in a restaurant business, meron ka na mga 50 branches all over the Philippines. Yung masasabi natin na stable, yung tipong nakapag-scale ka na, yung na-scale mo na yung negosyo mo, yung napalaki mo na siya, yung na-duplicate mo na yung process ng security mo, kaya naging stable ka.
Ulitin ko, na-duplicate mo yung process ng security ng negosyo mo, kaya naging stable ka. Ibig sabihin, yung store mo ngayon na kumikita, nailagay mo sa ibang lugar na napakita mo din. Sa maraming lugar. Stable ka na yan. Yun yung continuous na yung cash flow mo. Ito yung mga panahon, on the sixth year, on the seventh year, na po pwede ka ng pakonti-konti mag-invest. Maybe invest on property, na po pwedeng kumita ulit. Maybe invest on something, maybe invest on stocks, long term. Maybe invest on something na po pwedeng magbigay sa'yo ng malaking income. Maybe open up another business. Ito na yung stage na yun, yung stable na yung kinikita mo. Pero during this time, survival and security, hindi po tama. Hindi tama, right? Hindi po tama na dito ka mag-i-scale up ng negosyo. Na dito ka magdadagdag ng negosyo. Why? Hindi pa proven yung process mo. Tama. So dito sa stability, yan po pwede na. And that is on the sixth and the seventh year. Tuloy-tuloy. Walang hinto. There are sleepless nights. There are so many discouragements. There are so many rejections. There are so many failures. There are so many heartaches. There are so many losses. There's so much pain during this time. Sir, parang nakakatakot yata magnegosyo ah. Motivational speaker ka, ba't ganun? Hindi eh. Kailangan nyo malaman yung totoo. Para maintindihan ng sambayan ng Pilipino at ng mga nanonood sa social media at kayo na nandito na hindi madali maging negosyante. Hindi madali maging negosyante. Mahirap. But it's worth it. Okay? Stability. Stable na yung negosyo mo. Okay? The next year is what I call success. Ibig sabihin, ang successful na negosyo, na-establish mo siya, 10 years, still alive and kicking. Kasi marami nang nagbago sa business landscape, nakapag-adapt ka, nakapag-catch up ka, nakasunod ka. Kasi 10 taon na yung tumakbo, lagi kayong, nakakapag-expand. Lagi kayong may mga changes na ginagawa for you to actually improve your services or your business. Kaya si Jollibee, alam nyo, nakakatuwa. May mga menu sila dati na wala na ngayon. Nag-a-adjust sila. May mga settings sila dati na hindi na nila ginagawa ngayon. And they are actually adapting to the new technology. May mga robotics na rin sila. See, bakit? Yung may-ari, naintindihan niya na hindi ako dapat complacent. Na hindi dapat stagnant yung business ko. Na hindi dapat rutinary yung business ko. Bilang may-ari, trabaho ko na maglagay ng vision dyan sa negosyo ko. Kasi yung vision ko ang maglalagay ng bitamina doon sa mga tao ko. At yung mga tao ko, tutulungan nila ako mag-isip ng mga panibagong processes sa negosyo para mapalaki namin yung negosyo. And you become successful. So, hindi mali yung negosyo sa mga nag-fail. Mali ka na may-ari doon sa negosyo, kaya nag-fail. Kasi kailangan nyo maintindihan itong mga stages na to. Kasi kung hindi nyo maintindihan itong mga stages na to, kung hindi nyo maintindihan, mag-i-enjoy mo kagad, survival ka pala, masaya ka na eh. Tama, mali. Aba, teka lang. 1 to 2 years daw, sabi ni Sir RDR. Nasa 1.5 year na ako. Konti na lang. Mapupunta na tayo dito sa security. Figure it out. Okay. On the 3rd year, wala na, hindi na ako nag-aabon, no? Tumatakbo na maganda yung negosyo ko. Marami na nag-i-inquire sa akin for franchising. Marami na nag-i-inquire sa akin for co-ownership, for business partnership, etc. Uy, dumami na branches ko. Uy, stable na. Lahat ng mga branches na binuksan ko, kumikita. They are making money. Nag-i-enjoy nila yung negosyo. Na-enjoy nila yung process. Na-enjoy nila everything about the business. Magugulat ka na lang. Uy, ang galing. Buwan-buwan, meron na akong 1 million. Sarap, di ba? Buwan-buwan, meron na akong 2 million. Sarap, di ba? Wala ka pa dun. Pagka ganun na, yung leverage ka na, yung halos wala ka na iniintindi sa negosyo mo kasi ginawa mo siya ng tama, nag-sacrifice ka ng napakahabang panahon, yung success may enjoy mo eh. May enjoy mo. Because you know for sure na may security sa puso mo.
na kahit isang buwan ako magbakasyon sa abroad, pagbalik ko, may kita yan. Kasi ginawa mo yung tama eh. Yung tama para sa negosyo. So, hindi pa tama kung wala ka pa sa stage na to. Huwag ka muna magbibili ng mga brand new sasakyan at hulugan. Nagpapabudol ka eh. Tama mali. Diba? 100,000 down payment for a Fortuner. Magkano monthly? 49,000, 60,000. O awit, diba? Tama mali. Bahay. Naku, zero down payment, sir. O kamusta naman monthly? At progressive yan, ha? Unang taon, mababa ang bayad mo dyan. Yan ang mga budol ng mga nagbebenta ng mga kondo. O, unang buwan. Magkano? 20,000 lang monthly. Zero down payment, 20,000 monthly. On the second year, 35,000. On the third year, 40,000 na. Totoo yan. Paano ko nasabi? Pagkakamali ko yan, eh. Bumili ako ng kondo dati, ganun pala yun. Ang ganda ng dialogue eh. Sir, unang taon siguro naman mayaman ka na. 1 year pa lang. O tama nga naman. Maganda yung ano niya, konsepto niya eh. Tama mali. Ang ganda ng dialogue eh. Ikaw ba hindi ka mahulog doon? Sir, zero down payment. Magkano monthly? 25 lang. Ilang taon? Unang taon niyo, sir, 25. Siguro naman, sir, sa unang taon niyo yayaman na kayo. Oo nga, no? Eh, positive ako eh. Tama, ganun talaga yon. On the second year, 35,000 yung binabayaran ko. Gusto kong balikan yung ahente. Kuya, hindi pa ako mayaman. See? O ano nangyari? On the second year, eto na, nagdededelikado na. Hindi ko na mabayaran. So what happened is, kailangan ko siyang ibenta sa presyong hindi ko gusto. Kasi wala kang pera. At nag-i-incur ng expenses buwan-buwan. Alam nyo, there's this time na 6 months akong hindi nakabayad doon sa condominium. Buti na lang kamo, meron akong investment na relo. Binenta ko, nabayaran ko yung 6 na buwan. Pero kung wala, pinalayas kami doon nang wala akong nakuhang ni 5. So what happened is, binenta ko na lang yung condo. Yun na nangyari. Balik ako sa renta. Mas na-enjoy ko yung renta. Alam mo kung bakit? Ba't ko na-enjoy yung renta? Kasi nagugulat ako, ang lakas ko palang kumita. Kasi lumit yung expenses ko eh. Nagigets ninyo? So nung nakita ko, lumakas akong kumita, kasi lumit yung expenses ko, ginanahan yung utak kong magnegosyo, magtrabaho, magpursigi. Kasi nabubuhay na ako eh. Hanggang sa nagtayo ko ng negosyo, hanggang sa napalago ko ito, hanggang sa ngayon na to. So it took me so many years for me to discover, yun lang pala yung sikreto, kailangan mo lang magtiis. Kailangan mo lang mag-sacrifice. Kailangan mo lang muna maghigpit ng bulsa. Huwag kang mag-alala, Raymond, makakabili ka lang ng Rolex balang araw. Huwag ka lang mag-alala, Raymond, makakabili ka rin ng kotse balang araw. Pero sa ngayon, mag-commute ka muna dahil animal ka ang gastos mo. Yun ang sinabi ko sa sarili ko. Magkakaroon ka rin ng property balang araw, pero utang na loob, magtipid ka muna. Sobrang aggressive ko po kasi. And that's what happened when you are too emotional. Aggressiveness is being emotional. So ikaw, i-assess mo ngayon sarili mo, hindi pa pala tama talaga, sir. Dapat pala, you invest on knowledge. Because knowledge is something that money cannot buy. Kailangan marami kang kaalaman, marami kang pamamaraan. So tandaan nyo sa negosyo, napaka-importante ng tinatawag natin na attitude. Everybody say attitude. Tandaan nyo, ang attitude mo, yan ang magdidikta kung saan mo dadalhin ang buhay mo. Iba kasi mali-ugali eh. Bakit mali-ugali? Yung feeling nila ultra-successful na nila, yung feeling nila nakuha na nila yung gusto nila makuha nila sa buhay nila, o yung iba, feeling nila, alam na nilang lahat. Hindi nag-humble down. Hindi nagbababa ng pride. Bakit? Kumikita na ako ng 50,000 monthly, ba't ako makikinig sa'yo? Huy, isang araw ko yan. Umayos ka. I mean, di ba? Kailangan mo makinig eh.
Kailangan mo mag-reassess. Kailangan mo mag-adapt ng mga panibagong processes sa negosyo para maging relatable yung negosyo mo for so many years. Kasi tandaan mo, ang bilis magbago ng landscape ng business ngayon, lalo na sa online. You know, way back, kwento ko lang ha, way back 2 years ago, lahat ng negosyo nagfe-Facebook ads. Lahat. Yan ang lingwahe ng mga negosyante. Tama mali. Yan ang lingwahe. Advertisement. Gusto mo yumaman, mag-ads ka. Gusto mong maging successful, mag-ads ka. Gusto mo magano, mag-ads ka. Lahat ads. Yan ang ano, yan ang language nila. Especially the time of pandemic, ads lang ang bubuhay sa'yo. Ads lang. O here comes, ang dami na lahat nag-ads. Lahat ng tao nag-ads. What happened? Pinag-aaway-away ni Facebook at ni TikTok yung brand ninyo. Mamaya ipapakita ito. Mamaya ipapakita itong kagaya ng negosyo mo. So para na kayo nasa palengke ngayon. Kasi lahat, same ang business model, isa ang interest na ikaw nanonood o nagmagamit ng social media. So sinabi ko last year, sinabi ko, be a social media content creator. Kasi lahat sila mag-a-advertise, but you carry your own brand. What is the brand? You. Ikaw ang brand. Para kahit anong negosyo buksan mo, you can be relatable. Kasi ikaw ang pinupuntahan ng tao, hindi yung negosyo mo. Ikaw ang pinupuntahan ng tao, hindi yung kung ano-ano yung mga binuksan mo. Dahil naniniwala sila that you have this value of providing something to many people. Nagigets nyo po? Kaya nga, ngayon, hindi kami nag-a-advertise. We walk the talk. Maraming tao nag-i-engage sa amin. Maraming tao lumalapit sa amin. Yung iba, pinipeke nila. Marami yan. Gumagamit sila ng mga bot analytics doon sa Facebook nila para dumami yung likers, para dumami yung followers. What happened actually is, hindi mo na-enjoy yung process. Bakit? Masyado kang pressured doon sa kailangan maraming mag-like sa'yo. Doon sa kailangan maraming mag-share ng post mo. Doon sa kailangan na maraming mag-ganito. Hindi. Okay lang na walang manood. Kasi yung walang nanonood, mafi-figure out mo paano ka panonoodin. It teaches you a lot of things. Yun eh. Kaya huwag kayong magpapadala rin naman doon sa mga nag-advertise. Bibigyan kita ng 30,000 likes kagad. Bibigyan kagad kita ng mga follower na ganito. Pag nag-live ka, maraming manonood. Yan ang mag-a-appear sa social media. Huwag kayong papayag ng ganon. You have to go through to that process. Okay? So attitude pa rin. Okay lang na mahirap. Okay lang na masalimuot. Okay lang na, alam mo yun, na hindi ka pa successful. Okay lang na sabihin ng tao, alam mo, dati nagtatrabaho yung ganda ng bihis. Nung nag-negosyo, tignan mo ang dungis, mukha ng taong grasa. Okay lang. Bakit? Di naman silang papakain sa'yo, ah. Tama, mali. Pag yumaman ka ba, nakabili ka na sasakyan, sila ba sasakay? Hindi naman, ah. Ikaw din, eh. Pag nakabili ka ng gusto mong bahay in the future, hindi naman sila titira, eh. Ikaw din, eh. So, dapat tama ang approach mo sa buhay. Marami kasi insecure. Laging tinitignan yung validation ng ibang ng tao sa labas. Mali. Tama? Attitude. So, matagal pa, guys. Success. Sabi nila, pag naabot mo na rin yung success, that's it. Financial freedom. You know, number 5, ang kailangan nyong maintindihan is hindi po madali po marating ang success. Sa ibang tao, they can reach it as early as 3 years, 4 years. Kung sobrang galing, kung sobrang tama yung produktong nilabas mo, kung sobrang tama yung process mo sa negosyo mo, you can reach this. But the real problem is, doon sa mga nagiging successful, papakainin ka na naman niya ng sobrang sarap na pagkain. Alam mo kung ano yun? Complacency ulit. Akala mo successful ka na eh. Kumita ka ng 10 million, kumita ka ng 100 million, akala mo successful ka na. Did you know na maraming ultra-rich people dati na hindi na sila mayaman ngayon? And did you know na maraming sobrang hirap naman na ngayon mayaman sila at nasusustain nila? So number 5 na kailangan yung maintindihan is sustainability. Sabi nila, sustainability. Okay. Yan, okay. Sustainability. Why? Yung success pag nakarating ka doon, okay, sustainability. Tama naman, ha? Okay. Ha?
Ganyan? Ano? Sustainability. Why? Yan. Okay. Okay. Ganito. Okay. Sustainability. Ibig sabihin, pag nakarating ka dun sa height ng success, mahirap yon. Pero to maintain it, yun yung mas mahirap. And to actually increases pa yung success mo, yun ang pinakamahirap. Kasi maraming negosyante, one-hit wonder. Tama, mali. Marami yung kilala niyan. I mean, in my lifetime, during my lifetime, marami ako nakitang from this, yumaman sila. Naging successful. I mean, hindi lang naging successful basta, yung tipong kumikita ng netong 10 million buwan-buwan. Ganon kalaki. All throughout, akala nila yun na yun. 2 buwan, 3 buwan, 4 buwan, ganon na kinikita nila. Aba, sino bang hindi bibili ng bahay? Sinong hindi bibili ng sasakyan? Ang laki ng kinikita mo eh. Ito problema. Nagpalit ng process ang negosyo. Ibig sabihin, ang nature kasi ng business nun, direct selling, sabon-sabon. Ang hindi niya naintindihan, uso ka ngayon. Mamaya, may mas magaling sa'yo. Tama, mali. Yung mas magaling sa'yo, mas maraming artista yon, mas maraming promoter yon. Gagayahin lang yung produkto mo, gagayahin yung branding mo, pero kakargahan kita ng artista, kakargahan kita ng endorser, kakargahan kita ng mga commercial, kakargahan kita ng babajetan kita talaga. Para makuha ko yung customer mo. And that actually happens. Yun ang nangyari. So, kinalaban siya ng malalaking brand. Ano nangyari? Bagsak siya. Naubos yung customer niya. Nawalan siya ng mga maraming buyers. So ano nangyari? Babagsak yung negosyo niya. Nagtayo siya ulit. Akala niya mauulit niya. Hindi na. Hindi mo na mauulit. Kasi hindi mo... Yung malaking kinikita mo, dapat advance ka nag-isip. Aba, yung pera ko, lalagay ko na sa endorser, oh, para tumagal na ako. Importante kasi yung marketing eh. Ito yung lagi kong sinasabi. Marketing, napaka-importante sa negosyo kasi yan ang magpapasok ng pera sa'yo. Nakalimutan niya mag-invest. So, ano nangyari? Hindi, kilala na yung brand ko eh. Parang Colgate na ako eh. Ganun na iniisip niya. O, ano problema? Bumagsak. O, nung pagbagsak, pinipilit bumangon, hindi na makabangon. Bakit? Natabunan ka na eh. Marami na nagbukas ng mga sabon-sabon, lotion-lotion. Tama? Pababango. Patay ka. So, mas maigi, nag-umpisa ka na lang na sana na maliit. In-enjoy mo muna, inaral mo muna, napalaki mo, nandun ka sa, nakaplano ka, yung sinasabi kanina, kung ano yung mga ilalabas mong mga bagong mga marketing campaigns and etc. And then, alam mo kung paano ka mag-a-adjust. So, babalik tayo, ang importante talaga sa negosyo, yung ugali ng may-ari. Importante talaga ugali ng may-ari. Paano mo mabobold yung right attitude being an entrepreneur? Kailangan mo ng knowledge. Kailangan mo na maraming kaalaman. Bakit? Ito kasi, dito ka dapat mag-invest ng marami. Kasi pag marami kang naiintindihan, marami kang pamamaraan, marami kang ways, hindi ka madidisgrasya eh. And yung knowledge na sasamahan mo pa ng experience, okay? Ito yung makakapagbigay sa'yo ng total package bilang entrepreneur. Knowledge plus experience. Hindi pwedeng attend ka lang dito every Saturday, attend ka ng Zoom Lunes, Webes, attend ka, baliw na baliw ka, hype na hype ka, unstoppable ka, talagang lahat bumubula ang bibig mo pag nagsalita ka, ang dami mo ng alam, tapos kulang ka sa execution. Marami ho kasing nakikinig sa akin na babaliw. Alam mo, baliw na baliw sila. Hype na hype eh. Hype na hype. Tama yung sinabi ni Christina kanina, hype na hype. Hype na hype talaga. Yung feeling unstoppable, grabe, na-motivate ako. Grabe, na-motivate talaga ako kay Sir Ardian. Na-motivate talaga ako, na-motivate. Kinabukasan, ayun, nakita niya, kinakatok siya ng kasera ng bahay nila. Motivated ka lang, kulang ka sa action. Kulang ka sa gawa. Ano na nangyari sa'yo? So, hindi po pwedeng kinig-kinig ka lang. Dapat yan, ini-experience.
At sa experience, dapat nai-enjoy natin yung experience. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo, para ma-enjoy nyo yung experience, inuunahan ko na na mahirap. Inuunahan ko na na hindi madali. Inuunahan ko na na napakaraming challenges. Inuunahan ko na na maraming magda-down sa'yo. Inuunahan ko na na mahirap talaga. Ito yung mahirap. Mas mahirap pa dyan ang pagiging negosyante. But it's worth it. Everybody say worth it. Worth it. Worth it. Akala nyo madali yung pagiging successful na negosyante. Although hindi pa naman ako nakakarating doon, pero marami ako nakikita na mga taong nakarating na doon sa pinakil talaga ng tagumpay nila sa pagninegosyo nila. Mga ultra rich, address, Forbes Park, New Manila, mga kaibigan ko, galing sa hirap, yumaman. Akala nyo madali, ang hirap ho. Ang hirap ho. Bakit? Alam mo kung ano yung mahirap sa, na part sa pagiging mayaman? Ang mahirap na part sa pagiging mayaman is yung napakalaking responsibilidad pag mayaman ka na. Ang laki ng responsibility mo. Yung tipong kada galaw mo dapat dinumero ka. Ibig sabihin, hindi ka po pwedeng gumalaw ng alanganin. Why? Kasi isang pagkakamali mo, babagsak ang negosyo mo. Yun yung mahirap sa sobrang laki na ng kumpanya. Bakit? Isipin nyo ha, meron kang libo-libong empleyado. Pag yan nag-union at nireport ka sa dole, sarado negosyo mo. Kahit hindi mo naman kasalanan bilang may-ari. Kahit sila yung may ugali. Yun ang mahirap sa atin bilang negosyante. Totoo yan. Na ginawa mo ng lahat para maitama, pero subjective talaga ang mga tao talaga reklamador, mga tao talaga hindi masatisfy, mga tao talaga is hindi makontento. What usually happened is, yun, sakit sa ulo, marketing, lalo na nung pandemic, kung sino yung pinakamayaman, sila yung pinakaproblemado, alam nyo ba yun? Kasi takot sila na mawala dun sa state na yun. Lockdown. Sarado lahat ng establishment. What usually happened is, pag sarado lahat ng establishment, ano nangyayari? Ano nangyayari? Wala. Hindi sila nakapag-adapt kagad. Sa palagay nyo ba si SM, hindi tinamaan yan? Sapul na sapul yan. Si Ayala, hindi tinamaan? Tinamaan niya, sagad. It's just that, sir, oo nga no, nahirapan pala sila, sobrang mas mahirap yung naging kalagayan nila. Pero bakit nila kaya? Kasi malaki na sila. Malaki na sila. Ano ibig sabihin? Kaya ikaw, simpleng problema, hindi mo kinakaya? Kasi wala ka ba dun sa state na ganun? So, kailangan mong i-grow yung sarili mo. Kaya nga may self-development. Kailangan mong i-grow yung sarili mo. Kailangan mong i-grow yung psychological wallet mo. Kailangan mong i-grow yan. Yun yung kailangan nating maintindihan.